Samantala, hindi naman po biro ang buhay ng isang embalsamador. At sa Barangay Saksi, inalam po namin kung paano nila hinaharap ang hamon ng kanilang trabaho. Saksi si Victoria Tulad. Hindi lang laking punerarya ang magkapatid na sina Paulo at Alvin. Ang hanap buhay sa pag-iembalsamo ng kanilang lolo't ama, minana rin nila. Pero ang pagiging tagapaghanda sa ibuburol na namayapa, paano naman kaya nila pinaghahandaan? Bago simulan ng pag-iembalsamo, nagsusuot muna sila ng personal protective equipment. Mahalagang mahalaga raw ang sumunod sa mga patakarang pangkaligtasan. Masugatan ka yung scalpel, scalpel blade, ang karayom. Kasi pwedeng pumasok sa iyo yung bawat mikrobyo, bacteria, sa sugat mo. Then, magkakaroon ng infection. Basta lagi lang magugas ng kamay every before and after. At dahil walang pinipiling oras ang kanilang serbisyo, heto't magdamag silang naka-alerto. Ano nga, yun nga, on call. Kasi minsan talaga, wala akong tulog eh. Eh, kailangan talagang, ano eh, hindi mo gamutin yung patay. Sa pagod, sanay na raw sila. Pero hindi pa rin sa paminsan-minsang pagkatako. Minsan, kala mo nga, meron na ating sa'yo dito. Ganun. Pag ano, nagagamot ako, nakapalingon na lang ako bigla eh. Kaya pag ginugulat ako minsan nung kasama ko dito, nagugulat talaga ako eh. Naggagawa ako. So, nalapag ko yung scalpel. So, nung nahanap ko na yung scalpel, hindi ko makita. Sabi ko, nandyan lang kanina, sabi. Okay, wag ganyan. Sabi ko, wag ganyan. Pero higit sa galing sa puyatan o tapang, kakayahan daw talaga ang kailangan sa ganitong larangan. Ito yung mismo yung lisensya namin. Yung katunayan na nakapagtapos kami. So ngayon, kapag yung sa pamilya, kailangan hanapan nila ng lisensya talaga yung embalsamador na gagawa? Pwede rin. Parang isang ospital yan. Gusto mo ba yung doktor hindi lisensyado gagawa ng may sakit? Siyempre hindi. Kaya ang gusto natin, lahat lisensyado para scientific yung procedure. Para nakakasiguro tayo na tama yung ginagawa nila. Sa ngayon, mahigit 5,000 na raw ang bilang ng lisensyadong embalsamador sa buong bansa. Pero pagdating ng 2014, ayon sa DOH, lahat na nag-embalsamo ay dapat may lisensya. Kung hindi, ipasasarampo ni Rari ang kanilang pinagtatrabahuhan. Sulit naman daw ang hirap dahil kung sa ibang punerarya, nasa 400 piso o minimum wage ang bayad. Sa kanila, hindi raw bababa sa 5,000 piso kada linggo ang kita. Pero higit dyan, ito raw ang hindi matumbasan ng halaga. Sinabi ng pamilya, "Oy, ang ganda. Salamat." Okay na sa parang nakaagaan lalo ng loob. Para sa Barangay Saksi, Victoria Tulad, nag-uulat.